Magandang buhay po sa lahat. Mga ka-Cree, welcome back sa ating channel. Ano, shout out sa ating bago't regular subscriber. A blessed 2022 everyone. Isang maligayang Pasko at pinagpalang bagong taon po sa lahat. So, yung po napanood nyo kanina, yung po yung resulta ng ating ikukwento sa ngayon kung paano mag-pruning, how to prune dragon fruit. Ano? Pagkatanim po yan, almost 1 month lang ito. Yan, ang maganda yan. Pag inaabunuhan mo, ay madali silang magbunga, yun o. Ang una pong sekreto sa pagtatanim niyan ay pruna, dapat prune agad o. Putol dapat yung dulo, yun o. Naglalagay ka ng stress, pero pahilumin mo muna sa lupa, katulad nito o. Yan, mga putol yan. Pag nalagyan mo ng stress yan sa ibabaw, mapuperses siyang magsuloy agad. Kapag dumidikit na, yan o, pwede mo na siyang pabayaan dyan, dire-diretso na yan. Pero habang malalay pa, alalayan mo siya ng tali. Yan, mapinupulpak po natin ang kaalaman ng ating pagbo-vlog kahit magsi ay para makinabang po kayo. Ito ay halos hindi ko trinayal ko lang ito, pinatong ko lang oh, pero sumibol. Yan ay okay lang, ganun din lang naman yun. Mahalaga may ugat at tatabunan yun ang tatabunan ng ganito. Yan, dumi ng tupa, dumi ng kambing, dumi ng baboy na sariwa, yan ang mga gustong-gusto ng dragon fruit yun. Tuloy na tayo bago natin paliguy-luguyin pa ang ating topic ngayon. Ang pagpuprun po ay magtitira ka lang ng isa. Aalamin natin kung alin yung vigorous, ano? Yung ito yon, ano? Ito yung hindi vigorous kasi ito yung ang pipiliin natin ay yung pong may chance na dumikit sa puno. Yan o. Ito. Ito yung tatanggalin natin. Huwag natin isagad kasi baka ma-infect. Okay lang naman pero mabubuhay pa siya dito. Yan o. Tatanggalin natin ito. Yan. Para maganda-gandang tingnan sa thumbnail. Yan. Tatanggalin natin po yan. Yan. Ganyan po ang pagpuprun. Ganyan lang. Oops. So, dahil pa sa kalye. Ano? Ayun. Ganyan po. At ito, aabangan na lang natin kung sino sa kanilang dalawa ang madikit. Parang YouTube yan o dikitan. Kung sino ang didikit, siya ang matitira. Ganun naman talaga sa YouTube, di ba? Parang may hugot si Kuya Eric yan. Ganun ako, pag hindi ka dumikit. Ganun. At ito naman, itatapon na natin para wag maging ano, pahirap sa pagbubukid. Yan natin mabulok na abunin dyan. Pag hindi mo yan itinapon, naku, hirap niya patayin. Kailangan mo pang sprayan ng kung ano, ng pesticide. Ng herbicide. So yan. Ganon sa YouTube, may nalalagas, kaya kailangan dumikit ka. Ganon din sa Biblia, kapag hindi ka dumikit ngayon taon sa Panginoon, sabi ng John chapter 15 verse 5, yung dumidikit sa kanya namumunga, no? At nagiging sagana kapag dumikit ka, nabuhay ka ayon sa kanyang kalooban, at yung salita niya ay nanatili sa iyong buhay, sabi ng Biblia yun, masahin nyo na lang po, hingin mo kung anong iyong maibigan at pagkakaloob sa iyo, wow, no? Higit pa sa genie ang Panginoon ngayon taon, yung naghahanap ng swerte katulad ng dragon fruit, dumikit ka na lang sa Panginoon ng dikit na dikit katulad dito at makukuha mo yung blessing na kailangan mo. Yan, nabot tayo ulan. So yan, maulan ang ating January 1, ano? Happy New Year talaga. So yan, sa pagmalaki naman po, pinoprun din po yan, oh. Kita nyo, pinuputol. Katulad ng binanggit ko sa previous vlog ko. Kapag malapit na ang Mayo, yung tagbulaklakan, at least 3 months, ay putulin mo na yung dulo. Yan, oh. Nilalagyan mo ng stress para bumunga siya agad, oh, maguyam. So yan, lahat yan ay pagkasumuli po yan ng bago ngayon dahil January pa lang, siguro mga March ay magpo-pruning na po ulit ako. Papakita ko ulit sa inyo yung pruning season time yun. Ito yung mga pananim ko pa, pupunuin natin yung mga lasones na yan na hindi na na pakakapakinabangan para dahil talagang sila may bukbok na sa loob, dire-diretso na po yan, din yan bubunga ng maganda. Ayan o, yung nakita nyo sa kanina sa intro, ayun po yung resulta nito, yung pagpo-pruning. At sigit sa lahat, pag pinupruning mo tamang technology ay wala pa, hindi mo naman nilalagyan ng dumi ng tupa, yun hindi rin yan bubunga ng maganda. Ayan, kahit maulan tuloy tayo. So ito pa yung isa para may demo ko po sa inyo. Kita nyo, ito yun o, oh. Yan, para maganda-ganda ang ating thumbnail. Ito yung nakadikit, ito po yung kawang. Sabi ko sa inyo, sa YouTube yun eh, yung uso rin, hindi lang sa pruning yan, hindi lang sa YouTube yung kawang-kawang, uso rin dito sa ano, yung mga kawang itinatanggal sa Panginoon. Ganun din yung hindi nananatili ay pinuputol at tinatapon, sabi din yun sa John chapter 15. Putulin natin para ito ay guminhawa. Oops. Thumbnail. Yan.
Ganun po pagkuha ng thumbnail, ano, kukuha na yung magandang shot. Screenshot mo na lang yun. Tatapon na po natin ito. Kung hybrid dyan, pwede pa siya itanim. Pero since marami tayong pananim at ito ay mura pa, hindi siya pwede itanim. Tatapon natin nang siya ay mabulok na dyan at abono. So, yun. Yung hindi kasigurado, yung dual pa lang, ay yung hindi pa nadikit, huwag mong puputulin. Hayaan mo siyang dumikit. Parang YouTube din lang yan. Hayaan mo siyang dumikit at huwag mong tanggalin. Yan ay kaibigan natin. Makakatulong yan doon sa puno. At hindi mo pa alam kung alin talaga yung pipiliin mo sa dalawa. Punta pa tayo doon sa isa. Good news nga po pala mga ka-green. Meron na tayo yung ikalawang channel, ang Wow Pinoy TV. So yun, pinagtulungan namin mag-asawang isipin yung pangalan. Nasa gayon, ang purpose po nung numero una ay bukod namin yung mga dikit talaga katulad itong dragon dumikit at mabigyan natin ng special na atensyon. Kaya kita nyo, oh, yan, oh, dikit na siya. Kailangan natin pruning yung tatluhan. Ito, malamang na hindi ito gumanda. Itong ano, puprunungin na natin itong mga palabas-labas na ganyan. Oh. Yun. Para pati po makapokus ako, makilala ko yung sino yung loyal sa amin, yung sa Wow Pinoy TV, kaya huwag kayong magtataka, tatanggalin na rin natin. Para ang hirap nitong ikapit, ito na lang yung ating itatali. Gaganyan natin. Yan. Ang purpose po pati yun, para yung nutrient ay masolo ng isa at mabilis siyang makaakyat doon sa dulo ng lansones at nasa gayon, madali siyang mamunga. Yun. Tapos pagdating sa taas dito sa 5 foot, puprunulin natin, 5 foot lang, pantay tao. Puputulin natin, hindi natin papayagan siyang masunod sa kanyang buhay. Ganun sa paghahalaman. Dahil ikaw ang farm manager, siya, ikaw masusunod dapat. Ano? Nangingilig ang kamay ko, pasmado. Dito sa 5 foot puputulin natin para sa sumuloy, pantay tao, madali po ang ipapakita natin lahat sa inyo yan. Hindi natin pagdadamot mga ka-agree mga kawo. So yun, hanggang dito na lang po, baka tayo mapahaba. Hanggang sa muli po sa yun may next video at sa Dragon Fruit update natin. Papakita ko po sa inyo lahat yan. Hindi natin pagdadamot. At kung kayo may time, yung pong sa pandalayo na namin dun, inihiwalay namin po ang mga non-agri videos. Ano, madalang na po yung agri videos na na-upload natin dun. Dahil lumabis na po tayo, more than 700 videos na po tayo. Nakita natin yung kaalaman na binibigay ng Diyos ay sobrang dami. So kailangan natin i-maximize para mas malaki rin yung ating income. Sa future, dumadami po ang mission natin. Kaya po nagdagdag tayo ng channel. Apo, hindi po siya dami account. Siya po ay legit na ano, YouTube channel para create, para supportahan kayo, supportahan ang mission for the glory of God and our nation. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kagri, Kuya Eric Tenorio at ang inyong kawaw. Nagsasabing, sa pagsasaka po, ang sipag ay baliwala kung walang tamang kaalaman. Pagpalain po kayo ng dakilang lumikha. Happy New Year po muli. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Kagri, mga kawaw, ngayon sa magang ito, gusto ko lang kayong libangin sa ating pong ipahmukbang ng ating mga tupa, no? Pakita sa inyo yung latest discover namin na hindi ka na pala pwedeng hindi ka na dapat magpakahirap pang pakainin sila sa planggana. Yan, no, nilalagyan ko sila ng tubig dyan, pero nag-aagawan sila.